dating sakahan ng lupaing ito. Binura ng pabahay ang 11 ektaryang lupain. Dating magsasaka rito si Fernando. Ngayon, isa siya sa mga tanod na nagbabantay sa pabahay. Bureau of Animal Industry po ito dati. Eh, nung sa katagalan po naman na andito kami, taga rito nga po ako, eh, inalis po nila ang mga animal dito, ganun. Baka, kalabaw. Ang lupain ay hinawa ng mga unang residente ng Barangay Atate noong dekada 70. Pumili po kami ng lugar na dapat masaka, masasaka. Kaya kami naman po lahat na kondito, lahat ng pwede nasakahin para may kabuhay kami. Iyon po ang kinuha namin noong mga panahon na yun. Isang ektarya ang naging lupa ni Fernando. Pero ilang taon lang, ibinenta niya rin ito sa halagang kalahating milyong piso. Hindi ko naman kaya tustusan ng pamilya ko na kundun lang sa lugar na yon. Wala po, hindi ko po kayang buhayin sa dami ng anak ko na yon. Kaya nagawa ko po yung ganon. Kaya ibinenta ko po. Ngayon, ang dating malawak na sakahan sa kanilang komunidad ay tinayuan na ng mga bahay. Isa siya sa mga naging construction worker sa proyekto. Nung ako po yung nagsasaka, ma'am, eh parang malaya ako, ma'am, ganun. Pero nung pumasok na po ako sa mga construction, siyempre nangangamuhan na ako. Ayon sa National Housing Authority o NHA, halos 1,500 ang bahay na nakatayo sa bahaging ito ng Barangay Atate na tinatawag na San Lorenzo Heights. Proyekto ito ng National Housing Authority para sa mga pulis at sundalo noong 2011. Nagdadatingan na yung mga tao na galing sa mga iba't ibang lugar. Tapos gumagawa na sila ng mga barracks nila. Kaya parang na-curious naman kami. Tinanong namin kung bakit, ano yung gagawin nila doon. So sinabi nila na housing. Hindi pa nga namin alam na NHA. Nung naitatayo na, tapos yun nalaman na lang namin na project ng NHA at para sa AFPPNP. Ayon sa NHA, ang lokal na pamahalaan ang nagbigay ng permiso sa kanila na gamitin ang lugar. Actually po yung sa Palayan, dati po yung private property na intended for development for private housing. Nagkataon lang po nung nag-offer kami, naganap kami ng mga sites, isa po yan sa in-offer sa AFPPNP kasi malapit po sa Fort Magsaysay. May mga magsasakang napilitan na lang daw ibenta ang lupa dahil walang pera. Sa pagkaalam namin, yung iba, willing naman talaga nilang ibenta kasi talagang kailangan na nila. Tapos yung isang magsasaka nga, hindi, ayaw pa niyang ibenta kaya lang wala na siyang madadaanan. Kaya no choice na siya. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, non-irrigated o walang patubig sa lupa. Ang lupa pong pang-agricultural ay pwede lamang pong gawing gamitin sa ibang bagay, i-convert po. Kung ito ay mapapatunayan po na hindi na po ito agriculturally sound, no, or economically feasible ang gamit po. Ang land conversion ay ang paggamit sa lupa sa ibang paraan. Sa batas, legal na magsagawa ng land conversion ng pamahalaan para sa proyekto o programa nito. Kadalasan naman po, iniiwasan nila na piliin po yung mga prime agricultural lands o yung mga lupa po na irrigated or irrigable. Gayunpaman, hindi po pwedeng pigilin po ito ng DAR sapagkat ito po ay kabilang po sa buong aparato po ng pamahalaan. Tumutupad lamang sila sa kanilang mandato. 6 na taon na itong hindi napakikinabangan dahil nakatenga. Iyan ang
kung yan, talagang emblematic or ng kapalpakan ng NHA. Kumbaga sa kung yung napunan yung isang proyekto na yon, eh hindi lang yun, marami pang kasong ganun. May mga depekto na ang mga gusali. Ang ilan sa mga bahay ay sira o walang pintuan. Ang iba, wala na ring bintana. May sira na rin ang bubong. At mayroon ding may pitak. May mga poste na ng ilaw pero wala pa rin linya ng kuryente. May mga tubo na rin ng tubig pero hindi pa ito gumagana. Eh kung na-damage agad na wala pang tumitir, substandard yun. Sa kung titignan mo lahat ng mga reklamo, even yung naokupahan ng bahay, ang reklamo nila, substandard. Bukod sa bahay ay may paaralan at covered court din dito. Masukal na papunta sa paaralan. Pero kumpleto at bago pa ang itsura ng mga gamit at pasilidad nito. Kumpleto rin sa pasilidad ang covered court sa loob. Lahat ng mga bahay na natapos na walang nakatira, eh hindi pinapakinabangan. Eh talagang walang community doon, walang pakinabang. Pero may nakinabang siguro yung contractor no, na binayaran ng NHA. Sagot daw ng kontratistang One Dynamic Free Realty and Development Corporation ang pagpapaayos sa mga nasira. Kasama po yan sa obligasyon ng developer contractor sa kanyang pag-turn over doon sa mga qualified beneficiaries. Gastos na po niya yun. Hindi nakipag-usap ang kontratista sa aming programa. Ayon kay Fernando, ang bakod na nakatayo sa tapat ng bahay ay palatandaan na may nagmamay-ari na sa unit. Naghihintay na lang daw na makalipat. Sa datos ng NHA, sa 1,492 na unit, nasa 1,392 na ang awarded o may pinaglalaanan ng pulis o sundalo. May paliwanag ang ehensya kung bakit wala pa rin nakatira sa mga bahay. Sinasabi po natin doon, di ba, yun po mga sundalo na na-assign kung saan-saan ay lando doon po sila na hindi pa kagad-agad nakakalipat. Ngayon po, nung binigyan sila ng deadline na kung saan lahat na hindi ma-occupy na units, pwede na i-award to other qualified beneficiaries. Ngayon po, yung sa Palayan City, ginusto rin po ng LGU ng Palayan na i-occupy kung hindi i-occupy ng AAPPLP. Yan ang systemic problem ng NHA housing. Eh. Magtatayo ng pabahay doon sa lugar na sa tingin nila madali dahil may lupa. Hindi tinatanong yun ba ang pupuntahan ng mga o gusto ng beneficiary. Kasi doon sa kanilang sistema na yan, out of the loop yung beneficiary. Para bang, o ito, tapos na mamili kayo. Eh, hindi naman namin gustong tumira dyan. Eh. Ginastosan ng pabahay ng mahigit 240,000 pesos bawat unit. Kung susumahin sa 1,492 na unit, tinatayang lagpas 350 milyon pesos ang kabuang gastos. Wala pa ang presyo ng paaralan at covered court. Dagdag rin ang tinatayang 7,000 pisong sweldo ng apat na tanod at isang caretaker kada buwan. Nangihinayang lang kami na nakaganyan lang siya. Pero ano nga gagawin ng organisasyon, hindi naman na natin pwedeng ibalik na sakahin uli. Pero magiging aral ito at maipakita doon sa mga susunod na henerasyon na kailangan pangalagaan natin yung mga sakahin. Sa model unit na tinitirhan ng caretaker ng pabahay, makikita ang itsura sana ng titirhan ng mga pulis at sundalo. Ang mga nagmamay-ari ng bahay ang siyang bahala sa pagpapalagay ng ikalawang palapag at kwarto. Isa lamang ang pabahay na ito sa 76 na proyektong pabahay ni dating Pangulong Noynoy Aquino para sa mga pulis at sundalo sa buong bansa. Ayon sa Commission on Audit, nasa 13% lang ng pabahay ang natitirhan.
Ang Nueva Ecija ang rice granary of the Philippines. Marami na nakukonverted into residential, mga subdivision. So, ang future nito, hindi pwede sabihin pwede ka magtanim ng palay sa mga building, sa mga residential. Dapat may political will talaga na how many hectares talaga dapat sa lugar na ito, residential ito, sa lugar na ito, industrial ito. Itong lugar na ito talagang good for palay production. Itong lugar na ito ay sa mga gulay, dapat klarong-klaro din. Base naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula dekada 80 hanggang 2012, ang halos 4 na milyong ektarya ng palayan sa bansa ay bumaba na sa halos 2 milyong ektarya na lang. Ibig sabihin, sa bawat ektarya ng palayan na naglalaho, hindi lang magsasaka ang nababawasan. May 10 kaba ng bigas din na nawawala na pwede pa sanang maihain sa ating hapagkainan. We have an increasing population. Ang magiging source of food mo, saan makukunin? Sa neighboring provinces, sila rin ay ganun. So I think it's the role of the government. Improper planning siguro. Land use. Saan ba talaga? Okay yung mga building pero up to what extent? Talaga, we want to develop pero huwag natin kalilimutan agricultural development na properly balanced.